Isa sa kalusugan ng coriander. Ano ang coriander? Ang coriander, Coriandrum sativum L, ay isang mabangong damo sa pamilya ng mga halaman ng Apiaceae, na malawakang ginagamit sa buong mundo. Ang mga dahon, tangkay, at buto nito ay may nakikilala at masangsang na aroma at karaniwang ginagamit hilaw o tuyo sa pagluluto. Ang mga buto ng coriander, sa kabilang banda, ay maliliit, bilog na kayumangging buto ng halaman na dinidikdik upang maging pulbos at ginagamit sa pampalasa ng mga curry at sarsa. Ang buong buto ay maaari ding ay ihaw, dinurog, at isama sa meat rubs at marinades. Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe, at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong upload. Una, maaaring makakatulong sa digestion. Dahil sa mayamang nilalaman ng mahahalagang langis nito, ang coriander ay maaaring makatulong sa tamang pagtatago ng mga enzyme at digestive juice sa tiyan, sa gayon. Pinasisigla nito ang panunaw at peristaltic na paggalaw. Makakatulong din ito sa pagbabawas ng mga sintomas ng anorexia. Pangalawa, para sa kalusugan ng buto. Bilang isang mayamang mapagkukunan ng calcium, ang coriander ay maaaring may malaking halaga para sa mga taong gustong protektahan ang kanilang mga buto. Ang calcium at iba pang mahahalagang mineral na matatagpuan sa coriander ay maaaring makatulong sa mga mahalagang bahagi ng muling paglaki at tibay ng buto, pati na rin ang pagprotekta laban sa osteoporosis. Ang pagdaragdag ng kahit isang maliit na halaga ng damong ito sa iyong dieta ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa pagpapanatiling malusog at malakas ang iyong mga buto sa mga darating na taon. Pangatlo, maaaring tumulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo. Ang pananaliksik sa Journal of Ethnopharmacology ay nagpapahiwatig na ang coriander ay maaaring positibong makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo, sa pamamagitan ng pagpapahusay ng interaksyon ng mga calcium ions at acetylcholine. Ang isang neurotransmitter sa peripheral at central nervous system ay nakaka-relax sa pag-ikting ng daluyan ng dugo. Sa gayon ay binabawasan ang mga pagkakataon ng ilang mga cardiovascular na kondisyon, kabilang ang mga atake sa puso at mga stroke. Pang-apat, makakatulong sa pag-alis ng mga sakit sa balat. Ang mga katangian ng disinfectant, detoxifying, antiseptic, antifungal, at antioxidant ng coriander ay maaaring maging perpekto para sa pag-alis ng mga sakit sa balat tulad ng eczema, pagkatuyo, at impeksyon sa fungal. Ang langis ng coriander ay napatent din para sa mga anti-inflammatory at antimicrobial properties nito ng isang manggagamot sa University Medical Center sa Freiburg, Germany. Panglima, maaring magpaginhawa ng pagtatae. Ang isang pag-aaral na inilathala sa Ethnobotanical Leaflets ay nagsasabing maaari itong maging kapaki-pakinabang sa pag-alis ng pagtatae na dulot ng mga pagkilos ng microbial at fungal dahil ang mga sangkap tulad ng cineol, borneol, limonin, alpha pine, at beta phalandrin ay lahat ay may mga antibacterial effect. Ang damo ay nagiging popular din bilang isang paggamot sa bahay para sa pag-iwas sa pagduduwal, pagsusuka, at mga sakit sa tiyan. Pang-anim, maaring kapaki-pakinabang sa pagpapagaling ng ulcers.
Ang mga coriander oral extract at mahahalagang langis ay nagpakita ng potensyal sa paggamot sa pamamaga ng colon. Ipinakikita ng pananaliksik na ang damo ay may mga anti-inflammatory at analgesic properties. Ito ay maaaring maging mabuti para sa inflammatory bowel disease, IBD, na pag-iwas sa therapy. Ang kamanghamanghang mga benepisyo ng coriander sa ating kalusugan.